Hello guys, may gagawin ako dito na power bank. At ito yung gagamitin ko na module na nabili ko sa Shopee sa halagang 50 pesos. Di pa kasama dito yung delivery charge. Isa itong type C na boost converter, step up power module. 5 volts ang voltahe nito kaya ang pwedeng gamitin dito na lithium battery ay 4.2 volts maximum voltage ang capacity. Kadalasan, ito ang ginagamit na battery ay ang 18650 type at ang charging current nito na kayang i-charge ay 2 ampere. Wow! Ito nga pala guys yung sample na power bank na ginawa ko na. 7 pieces yung battery na nilagay ko dito. Ang capacity ng bawat isang battery ay nasa 800 to 1000 milliampere. Ang bawat isa. Kaya ang total milliampere ng power bank na ito ay 6,000 to 7,000 milliampere. Wow! Maghapon ko na itong ginagamit at hindi pa rin siya nalulubat. Chino-charge ko siya sa gabi at ginagamit ko siya sa paglalabas na ng bahay, sa biyahe, kung may pupuntahan. Yan guys, kahit saan, pwede nang mag-charge. Alright guys, bago ko umpisahan ang gagawin kong DIY power bank, paki-subscribe naman ang channel ko at i-click na rin ang notification bell para ma-update ka kapag may meron akong bagong video na i-upload. At huwag na rin kalimutang mag-like and share ang video sa mga kakilala nyo na interesado sa mga ganitong project. Alright guys, umpisahan ko na ang paggawa sa ating DIY power bank. Ito nga pala guys ang gagamitin kong pangdugtong sa bawat connection ng ating battery. Malaki yung tubing wire kaya kukuha tayo ng kapiraso para magkasya sa dudugtongin nating mga battery. Yan guys, ganito lang yung sukat na kailangan natin para pagdugtongin yung mga battery. Sunod guys, gagamit ako ng pang-ipit sa mga battery para hindi tayo mahirapang pagdugtungin ang bawat connection ng mga battery. Ito nga pala yung gagamitin kong soldering iron, 60 watts. Maganda ito guys para mas mabilis matunaw yung soldering lead na gagamitin. Ito nga pa yung klase ng soldering lead. Maganda ito guys. Maganda yung kapit niya. Hindi mahirap tunawin guys. Maganda rin dito guys yung soldering iron tip na flat. Ito kasing ginagamit ko na pointed yung tip niya. Masyadong pahiga yung soldering iron. Medyo nahihirapan ako guys. Di tulad nung sa flat tip. Kahit patayo yung soldering iron, madaling matunaw yung soldering lead at mas maganda yung kapit niya sa connection ng battery. Yan guys, ang sunod naman na ilalagay ko ay itong tubing wire. Ayan guys, dito naman tayo sa kabila sa may positive connection ng mga battery. Ito yung sukat na ginamit kong tubing wire. Bali, ginunting ko lang siya guys. Maingat lang tayo sa pagkabit nito kasi dahil maliit siya, mahirap siyang idugtungan. Ito guys, mahalaga to na mayroong insulation paper yung pagitan ng positive connection ng mga battery. Sa nakikita nyo guys, meron na yan yung pabilog sa may positive connection ng battery. Dadublihin ko lang guys para panigurado na walang magdidikit na connection sa positive at negative. Thank you.
Sunod naman guys na ilalagay ko ay itong USB module. Kailangan magkatapat yung positive connection ng modules tsaka positive connection ng battery. At yung negative connection ng module tsaka yung negative ng battery. Dito yung position ng module guys. Gamit itong mahiwagang pandikit natin. Naglagay din ako ng pandikit sa bawat pagitan ng mga battery para pag natuyo yan guys, matigas yung kapit ng mga bawat battery. Sunod naman, itong negative at positive wiring connection. Sunod naman guys ay tetestingin ko itong power bank. Nagbi-blink na siya. Ang ibig sabihin niyan guys, nasa charging mode yung module. Full charge na yan guys kapag nagtumigil na siya sa pagbi-blink. Bali steady na lang yung mga ilaw. Sunod naman na tetestingin ko guys ay yung pag-charge sa phone. Yan guys, gumana yung power bank na ginawa natin. Wow! At ang panghuli guys ay babalutin ko na siya ng shrinkable tube. Ang sukat na kailangan dito guys ay yung 80mm na lapad ng shrinkable tube. Ganyan lang guys yung pagpapainit ng shrinkable tube. Kailangan nauuna sa gitna.
Yan guys, tapos na yung ginawa kong power bank. Kung nagustuhan nyo ang video na ginawa ko at may natutunan kayo guys, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa susunod na video na i-upload ko. That's all guys, and thank you for watching.